What's up mga Oni-chan? Ang videong ito ay tungkol sa part 12 ng anime series ng The Eminence in Shadow. Habang tinitigan ni Sid ang stadium habang umiilaw ito, biglang lumabas sa tabi niya ang isang pulang pinto. Hindi naman iyon pinansin ni Sid at sinubukan niya iyong iwanan. Gayunpaman, kahit anong takbo niya ay sinusundan siya nito. Sa huli, nung narealize ito na baka hanggang in ay sundan siya nito, napagdisyonan niya na tapusin na kung ano man iyon at pumasok na siya sa pinto. Sa stadium, merong kaparehong pinto na lumabas at narealize sila na nag-respond kay Shadow ang pintong iyon. Pinaliwanag naman ng Archbishop na nagre-respond ang pintuang iyon sa papasok dito kaya merong tatlong pinto na tinatawag na Forbidding Door, Beckoning Door at Welcoming Door kaya hindi nila alam kung anong pinto ang lumabas sa harapan nila. Nung bumukas ang pulang pinto, lumabas ang Shadow Garden sa eksena at kinontrol ng mga ito ang mga tao sa stadium. Pumasok na agad sina Alpha at Delta sa pinto habang si Epsilon ay binantayan ng Archbishop. Hindi nila alam na kasabot si Beta sa Shadow Garden kaya ginamit nila iyon na decoy. Biglang lumabas ang isang elite soldier ng Archbishop at nahiwa nito ang peking melon ni Epsilon kaya nagalit ito. Sa huli, pinaghihiwa ni Epsilon ang assassin at nagalit ito sa Archbishop. Pumasok siya kasamang Archbishop at sumama na rin sina Beta, Alexia at Rose. Nateleport sila sa isang lugar kasama ang Shadow Garden. Napunta sila sa sanctuary kung saan sinil ng dating hero na si Olivier ang kaliwang kamay ng demon na si Diablos. Inaakala nila na isang lalaki si Olivier pero lumalabas na isa itong babae at kamukha ito ni Alpha. Lumalabas din na alam ng Archbishop ang tungkol sa mga possessed kaya lalo nilang pinaliwanag kina Alexia at Rose kung sino ba talaga si Nelson. Binuksan ni Alpha ang pintuan sa harap nila kung saan nagulat naman doon ang acting Archbishop. Pinaliwanag din ni Alpha na nagkaroon doon ng isang great battle at maraming buhay ang nawala. Habang bumubukas ang pinto, lumabas si Olivier at doon na nagsimula ang kanilang paglalakbay sa mga memory ni Olivier. Sa ibang parte naman, si Sid ay nakita si Aurora na naka-straight jacket at nag-usap sila kung paano nakapasok doon si Sid. Pinakawala naman ni Sid si Aurora sa straight jacket nito at sa huli ay sabay silang naglakbay sa mga memorya ni Aurora. Nagpunta ang Shadow Garden kasama sina Nelson, Iris at Alexa sa isang memorya kung saan ang cult ay nag-gather ng mga orphan children para gawing guinea pig sa kanilang eksperimento. Ang mga experiment na kinondak sa mga batang iyon ay sobrang walang awa na kakaunting batang babae lang ang nakasurvive. Desperado na ang cult na mag-implant ng cells ng Diablo sa mga bata at si Olivier lang ang nag-iisang compatible sa cells na iyon. Sinabi ni Nelson na kinakailangan nila ng lakas para kalabanin ng demon kaya ginawa nila ang mga bagay na iyon. Gayunpaman, nireveal ni Alpha na kahit matapos lumakas ni Olivier, ang misyon na inassign sa kanya ay mangolekta pa ulit ng mas maraming cells. Gamit ang ancient artifacts at si Olivier, ang cult ay nagawang i-create ang Beads of Diablos. Ang Beads of Diablos ay capsules na binibigyan ng sinumang uminom nito ng anti-aging powers at pangbihirang lakas. Sa kasamaang palad, mayroong dalawang major flaws ang drugs. Ang una, para ma-ensure na hindi mawawala ang epekto nito, dapat uminom ulit ng capsules ang mga taong uminom noon ng may regular intervals. At lalo itong napalala ng pangalawang flaw, dahil ang capsules na iyon ay mahirap gawin, kaya ang kaya lang gawin ng cult sa isang taon ay 12 pieces. Connected dito, ang Knight of Rounds ay mayroong 12 members kaya malaki ang chance na sila ang gumagamit ng Beads of Diablos. Nung na-expose na ni Alpha ang cult, inamin na ni Nelson na isa siyang miyembro ng Order of Diablos. Pero bago pa siya makakilos, sinaksak siya agad ni Delta at nalaglag ang katawan nito sa tubig. Nung inakala ni Delta na namatay na si Nelson, bigla itong lumabas sa tubig at biglang kinain ng puting ilaw ang sanctuary. Doon, nagawang magamit ni Nelson ang Kagebunshin technique at nagawa nitong i-multiply ang sarili niya. Sa huli, nagandang makipaglaban ng Shadow Garden, habang si Sid naman ay sinamahan si Aurora sa pag-explore ng sanctuary. At dyan nagtatapos ang video ng ito. Make sure to like and follow for more anime recaps. Oni-chan!